Siyempre kasama mga director, ha? Linya, hindi scene, ha? Linya. Okay. Linya. Who wants to go first? Kahit sino. Hindi naman required lahat sumagot. Yung meron lang gustong scene. Mamamatay akong ikaw lang ang mamahal. Wow! Kanyang battle cry. Oo, kanya-kanyang battle cry daw, sabi ni Direk. Mamahalin kita. Ay, mamamatay ako na. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ako po, baka maraming nabudol niyan. Sino pa? Sino pa? Direk. His taste is mine. Wow! Yun yung nakita ko sa ano, no? Parang... Ay, his taste is me. His taste is me. Okay. His taste is mine. He's mine. Inangkin na. Life selling. Who else? Lexi, ikaw. Meron ka bang favorite line dyan? Nasagutin ko yung ano sinabi ni David. Ano? Shut up. Ah. Shut up, David. Pero kay David ko nasasabihin. Kay David lang. Kay David lang. Ikaw, Jody, favorite line mo dyan? Madami! Madami! Isa yun sa ako magsasabi kung saan kailan at kung paano ko to tatapusin. Tsaka yung ano, yung if I were you, palaban mo. Ganda. Okay, ang next na magtatanong sa atin via Zoom, balik tayo sa Zoom, Albert Abilido. Hi, Albert! Hey, mabuhay! Where are you? Everyone. Ano, talagang pina-intense yung araw-araw. Ayan, yung first question po kay Sue. Hi dear, congratulations for a very remarkable role. Thank you po. Pinabok mo talaga yung performance mo dito. Ayan, yung question ko sa you dear is, what part of your character yung gusto mong baunin mo pa rin even after this process? I like ano Lexi's pagiging idealistic kasi siya eh. Parang when she sets her mind on something, she really wants to do it. Kaya ang dami-dami niyang ginagawa, may yoga studio siya, may anak, may jowa, gusto pang mag-venture into mag-aral. Alam mo 'yun, yung lahat feeling niya, abot niya yung mundo. 'Yun yung malaking natutunan ko kay Lexi. Kasi ako medyo, ano na, contento na ako. Yung parang ina-absorb ko lahat ng mga natututunan ko sa mga tao nasa paligid ko. Pero kaya ko pa palang i-push tayuan. Okay. Kaya ko pa pala na mangarap pa ako ng mas mataas. Matuto pa ako ng mas madami. Right. So parang I think yun yung best trait ni Lexi na nagustuhan ko at tinake home. Nice. Thank you, Sue. Albert, you have a follow-up question? Thank you so much, dear. And last na lang kay Jody. Hi, dear. Congratulations. Hi. Thank you. Ayan. Yung question ko sa iyo is, parang, can you name a few scenes wherein you personally asked na parang paulit, parang take two or take three because maybe of a special reason or what? Interesting. I remember yung scene na nasa fire. Okay, ito yung scene prior ha. Nasa fireplace si David and si Jill kung saan tinanong ni Jill si David, may babae ka ba? Yun yung scene na pinanggalingan. Pero kasi ibang day namin shinoot yung pumasok siya ng walk-in closet. And then I remember, diba Direk Connie, parang nag-ask ka pa Direk, okay lang po ba na kung pwedeng isa pa, baka meron pa. So yun, yung scene na yun, yung after nung tinanong ni Jill si David about it. And then, ano naman, binigyan naman ako ni Direk ng oras para ulitin yung scene. And then, pili na lang sila kung ano mas gusto nilang version. Albert? Yeah, thank you so much. Thank you. Congratulations, everyone. Salamat. Thank you, Albert Abilido. Now, let's call in from Abante, right here in the studio, Don Servino. Ayan, okay, magandang hapon. By the way, first of all, congratulations sa mga director kasi ang isang element ng success ng isang teleserye ay yung lahat ng character ay yung mga, hindi yung bida lang, di ba? So, and with that, na-achieve yun sa teleserye na ito. Actually, yung character ni Ketchup
at first parang nagduda ako na siya yung kinuha eh. Before kasi napanood ko yung Korea at medyo iba yung personality ng artista doon kaysa sa alam ko na personality ni Kesha, pero ang galing. Na pull off din yung talaga yung ano. Hindi ko na imagine na darating ang time magkakaroon ng Odin Boy. Ang love making si Jody tsaka si Alba. Si Kesha. Diba yun yung una kong problema eh. Sabi ko paano gagawin niya? Pero ang galing. Parang kabado din kami dun sa scene yun kasi kung magkumpare po talaga kami na anak ko yung anak niya. Tapos Tito Ketch, paano ba natin gagawin to? Parang natatawa kami actually kapag ginagawa ito, sinasalan na rin. Kasi seryoso kayo kasi hindi na pag nasusolo kami doon sa room, pag tapos excited na kakatingin ako. Pag gano'n na lang po kami, pero very thankful ako kasi first time ko po yung gano'ng eksena. Maraming salamat at si Jody yung nakasama ko na alam kong hindi kami mag-iinarte habang ginagawa dahil ang pro ng atake at saka ang ganda ng pagkaka-execute ng recording. So thank you po. Gusto ko yung sabi mo yan. Pwede ba ako mag-naka-shorts lang din? Sabi ko, yun nga yun, yung katawan mo. Sana nga yung nakita nila yung mga drinowing na abs. Drinowingan po yun eh, si Jackie. Hindi, yun nga yun eh. Parang at least nabigyan, naipakita mo na may kakaibang alam din acting si Ketchup. But anyway, yung question ko talaga for Jody, Sue, and Zanjo, kasi ang dami kong gusto nito ng pera. Ito na lang, anong gusto nyo na lang sabihin sa isa't isa? Kaya tatlo, kasi hindi natin sure kung kailan pa mauulit ito. Ako na po muna. Okay. Si Ate Jody, sobrang dami kong natutunan sa inyo. Maraming salamat kasi naramdaman ko talaga na tinulungan niyo ako at saka inalagaan niyo ako. Lalo ka na si, ang dami rin namin mga masiselang eksena ni Zanjo. Pero never kong na-feel na kailangan kong mailang or kailangan kong matakot. Dahil alam ko yung level ng respeto namin sa isa't isa is very, very professional. And yun, sobrang thank you kasi ang dami-dami ko pong natutunan talaga sa inyo. Promise. Thank you. You're welcome. Ay, what? Hindi, natutuwa ako. Thank you din, Sue, dahil di ba nag-manifest yung sinabi ko sa'yo na parang ka-video call. Ka-video call ko si Yooks, parang one time. Napagkwentohan namin. Sige ko, nagagawin ako show, parang ikaw yung bagay doon sa isang character. Yun yung character directly. Tapos hindi ko naman iniisip na mapupunta talaga sa kanya kasi alam ko may iba namang artista para doon. Nabanggit ko lang. Tapos one day, tinawag sa akin na season na yung gagawin na next. Season nagkatotoo yung pinag-usapan namin. Pero nakakatawa dahil nung nakatrabaho ka, bata ka pa, and hindi ko na-imagine na darating yung time na ito magiging na mas napakaga na magkakatrabaho tayo bilang ayun, mag-asawa o magka-partner. Salamat dahil wala kang kaarte-arte, pinadali mo yung mga eksena natin. Kumbaga, yun nga, may mga medyo masiselan pero hindi tayo nahirapan dahil nagtutulong tayong dalawa. Yun, salamat at happy ako para sa'yo. Happy ako sa nangyari sa'yo dito sa show na to. Kaya, congrats! Sana marami ka pang gawin na proyekto dahil napakahusay mo. Hindi lang sa pag-arte. Talented ka sa lahat ng bagay. Kaya, yun. Tapos, first lady ka pa ngayon. Yeah, salamat. Yeah, on air talaga. On air, no? Okay. Ayan, Jones, yung best ko nang sinabi. Yung pasalamat ko sa'yo. Hanggang sa Baguio pa lang tayo. Yun, hindi ko ito malalagpasan itong project na to. Hindi ko magagawa yung character ko kung hindi ikaw yung gumanap na doktora, Jill. Grabe yung pagpitpit mo sa akin. Yung on-cam, off-cam, talagang nakabantay ka sa amin kung ano ba yung naramdaman namin, kung okay pa kami. Sarap lang sa pakaramdam na alam mo yung naging success ng show dahil sa teamwork, sa respeto sa isa't isa. Yun yung importante, yung nag-respetuhan.
Kaya napakaswerte namin lahat na kami magkakasama sa laki namin sa Baguio na kahit ganong katagal na ang dami-daming mga sinakripisyo. Lalo ka na, na ang dami mong sinakripisyo para sa show na to. Kaya naman, yun, congratulations and thank you. Thanks a lot. You're welcome. Good night. And of course, Joe. First, Sue and Z. Kasi kayo yung lagi kong ka-eksena, sila yung lagi kong ka-eksena. Maraming salamat. Kasi, sa totoo lang, napadali din yung trabaho ko. Dahil sumasampa yung mga katrabaho ko ng alam nila yung mga characters ninyo. Alam ninyo kung anong gagawin ninyo. Kumbaga, nadadala nyo ako doon sa mga ginagawa ninyo. Thank you very much. Thank you to both of you kasi parang kayong team player. Hindi kayo naging madamot. Salamat sa tiwala na ibinigay ninyo. And gusto kong din sabihin na pinagkatiwalaan ko din kayo nung ginagawa natin yung proyekto na to. At masaya ako kasi mutual yung respeto na meron tayo para sa isa't isa. At syempre, para rin to sa lahat ng cast. Si Zijan, si Ketch, si Jane, si Kuya Art, Tita Susan, lahat-lahat, Tito Ronnie. Ayan, it's such a blessing na talagang mabigyan ka ng isang, kumbaga, isang bonggang-bonggang ensemble na cast of, you know, actors na magpa-play ng mga ginawa nilang group. Hindi naging madali yung lock-in, pero masasabi ko na dahil kami-kami yung magkakasama, naging masaya siya. Thank you. Ayun, thank you very much. And Judy, 10 years from now, ano, pagpabalik ka ng career mo, ang dami mo ng iconic lines na pinakawalan sa showbiz, no? Para ka ng mga Sharon Cuneta na ngayon na pabalik-balikan lahat ng mga lead niyang binitawan mo. Thank you very much. Ibabalik ko lang po yung credit noon sa mga writers. That's right. Kasi sila po talaga yung nag-iisip ng mga iconic na mga lines na yan. Kumbaga, ako po ay taga-bitaw lang. Wow, pero syempre nasa pag-deliver mo yan, kaya mas natandaan din. Thank you, Ben. Thank you, Don Don. Speaking of, I have a quick question, Jody. No? Medyo ang dami mga iconic, not just lines, no, but yung scenes. Kasi for that, your daughter part, napaka-organic nun, ha? Ang question ko is, did you get to keep some of the clothes and the wig? Ay, wala akong wig. Di ba wig yun? Ay, makabang wig. Totoo, hindi na ba? Ay, lagot sa akin yung makeup artist ko. Sabi ko na nga, be. Kita mo ngayon. Ay, di mamaba na. Uy, humaba na. Pero serious ba? Grabe. Oh, man. Oh, talaga yun. Uy, Amelie yun. Amelie hair. Yeah. May extensions lang. Kasi kung mapapansin yung buhok, manipis po kasi talaga yung buhok ko. Pero syempre, pangit naman kung super flat. Kasi sa ano mo, di ba mga fake news na wig pala yun? Hindi po siya wig. Kaya pala siguro yung mga aso nilagyan ng wig. Oo, rin siya wig. Hindi wig yun. Inspiration talaga nun. Yung buhok ni Direk Connie. Kasi ganun, gusto ni Direk Connie para kapest niya si Dr. Jill. Sarami ko, hindi ah. Dito na ganyan. Kasi siya gusto maging kapest. Pero yung mga clothes. Yung mga clothes po kasi, most of the suppliers po, kay Direk Connie po galing yun. Okay. Yung mga, ano niya, yung mga friends mo yun, Direk, right? Yung masok sa clothes. And then some naman were also provided by Patricia Coronado. Kung nakauwi ba ako ng damit? Hindi. Hindi. Oo nga, no, hindi ako naka-arbor. Kasi small entrepreneurs. Right. Mga parang, hindi ko sila lahat friends. Sige ba, hindi ko kakilala, but I'm a fan of them. So parang hiniram lang on loan yung mga damit. Hiniram lang. Mahirap bantayan na kasi mga mahal yung Mendez. Diba? So mahal. Oh. So parang, okay, ingatan natin to, na huwag matanggalin ng feed or whatever. Right. Kasi mahirap yung quality here. Right. Kasi magiging iconic na yung mga look, yung look mo dun sa confrontation scene.
gagayahin na yon in the future. I think yung dress na yun sa Filipina nga ba? Direct, diba? Parang, Filipina. Filipina. Wow. Yung damit na yun. Yung sa kaftan. Sabi ko, kailangan ng kaftan para pag habang nag-walk out siya doon na naka-heel siya, hindi siya palitan. Ah. Diba this extended na yun? Yes. Habang mag-away kayong lahat dyan, naglalakad siya na naka-heels. Nice! Okay, moving on.